LeBron James hindi sumailalim sa drug test na ginawa kay Stephen Curry, Kevin Durant and Anthony Edwards. Yan ho ang revelasyong sinabi ni Edwards sa podcast kasama si Jalen Rose at si Kevin Durant sa boardroom. Ibig sabihin lamang nito, yung drug test ay hindi talaga siya strictong ipinapatupad. Si LeBron, hindi siya sumailalim. Ayon kay Anthony Edwards, hindi siya nag-participate sa drug test pagkatapos ng post-game. Ayon kay Anthony Edwards, tila iba ang nangyari dito, parang mayroong pinapaboran. Ang lumalabas kasi sa kanya ay iba yung trato sa kanilang tatlo at iba yung trato kay LeBron. Bakit sila isinailalim sa drug test? Bakit si LeBron hindi? Hindi siya nag-participate at naging okay lang sa kanila iyon. Ayon sa impormasyon, lumalabas na ito ay standard procedure para sa mga Olympic athletes. Pero ayon sa detalye, random ang test na ito. Kumbaga, wala silang ipinapaalam na impormasyon kung kailan, saan, basta sila ay pupunta doon at magpapakita na parang bula at mawawala din naman. Ayon sa mga usap-usapan sa social media, umalis daw itong si LeBron. Ayon naman sa isang source, hindi raw siya kasali sa listahan na isa sa ilalim sa drug test pagkatapos ng labang yun. Well, para sa inyo mga idol, ano ang komento ninyo patungkol dito? Meron bang special treatment kay LeBron? Mag-iwan lang ng comment at babasahin ko yan. Samantala, hindi kagustuhan ni Zion Williamson ang pagpapababa ng kanyang timbang. Nako po, ano kaya ito? Matalino itong ginawa ng Pelicans sa kanilang kontratang ibinigay kay Zion Williamson dahil kung hindi siya magpapapayat ay hindi may gagarantid ng Pelicans yung kanyang kontrata o yung kanyang sahod sa 2025-2026 NBA season na nasa humigit kumulang 39.4 million. Kung yung kanyang timbang ay nasa 285 pounds, hindi siya dapat sumobra sa 10% body fat. At yung kanyang sasahodin doon ay guaranteed 20% lamang sa kanyang 39 million. Aba, kalayan mo, pinupush talaga ng Pelicans na magpapapayat itong si Zion Williamson para din yan sa kanyang kalusugan, para din yan sa kanyang sarili at sa kanila. Kaya hindi matapos-tapos itong mga injury ni Zion Williamson. Marami siyang mga setbacks sa kanyang injury, especially sa kanyang paa. Dahil din yan sa kanyang pangatawan na sa sobrang bigat, aba, mahirapang makarecover ang kanyang paa. Subalit heto, ang wise na solusyon ng Pelicans, kung hindi mo babawasan yung timbang mo, aba syempre, wala kang sasahurin, wala kang kakainin. Definitely, maganda itong ginawa ng Pelicans. Saludo sa kanila. Samantala, kahit na hindi man naging maingay itong Miami Heat sa free agency market, aba, ayon pa mismo kay Tyler Hero, nakikita niya pa rin itong Miami Heat ay isa pa rin sa mga contender na koponan sa Eastern Conference at sa NBA. Kung totoosin, nasa kanilang lahat si Bam Adebayo, batang-bata pa, si Terry Rozier ay healthy na. Meron pang Jimmy Butler na ginagawang lahat para sa kanila. Ang bumabalakid lamang sa kanilang pagdudumina sa playoff ay yung kanilang mga injury dahil kung sakaling sila'y healthy lang, siguradong sila yung magwawagi sa Eastern Conference. Yan na muna sa ngayon ang ating mga balitang basketball and as always, thank you for watching.